Good morning everyone. Maayong buntag mga kaigsuunan. So balik bukid na sad ta diri. Og karong buntaga is ang atong trabaho mag-pollinate ta sa watermelon. Kinahanglan i-pollinate ang ating mga watermelon para sila ay mudaggo. So inani ni siya o kini maoy female ay male. Kini ang lalaki nga flower. O kiri na sad ang female. Kung makita nyo ang female na watermelons, kana siya o. Yan ang female na watermelons. Mayroon siyang melon sa baba ng kanyang flower. Sa ubos sa iyahang buhok na siya'y gamay nga pakwan. Niyamaw ni siya ang lalaki. So ato ni siyang i-pollinate. Kana inanaon ninyo, inanaon na to, ganito ang gagawin para pagpatubo ng watermelon. Maunay paagi sa mga Japanese kung bakit napakalaki at napakatamis ng kanilang watermelon. Kini, kailangang patakda na to yung female na watermelon is yan ang palalakihin at yung female na pollen niya is ganyan siya. Yan. Lagyan natin ang flower ng female para siya ay lumaki. Dahil pag wala siyang pollinate, wala siyang pollen ilagay hindi is hindi lalaki ang watermelon ng sobra-sobra 15 kilos. Maliliit lang. So pag may ganito at nilagyan natin ng pollen is lalaki ang ating mga watermelon at matamis. So ayan, super dami kong gagawin dahil nag-flower, nag-ano na siya ngayon. Ayan. So 1 month na siya after tinanim ay ganyan na kalalaki. 1 month after tinanim, ganyan na kalalaki ang mga puno ng pakwan. So kailangan kasi niyan is palakihin ang palakihin, patubuin, palakihin ang puno bago natin pabungahin at ipollinate. Hindi basta-basta magpalaki at mag-alaga ng mga pakwan na class A. So, mauna na siya. I-pollinate natin ng maganda para maganda ang pagbunga. So, importante po ang tunnel. Kining atop ang importante. Kaya huwag mag-ulan, mabasa man ang pakwan na i-pollinate mo. Kaya ganun din, usual. Kaya kailangan na siya ay atop, ana tunnel para dili madaot ang ato mga tanom. Inana siya. So, tanggalin ang tunnel na yan or atop sa atong watermelon pag mudaggo-daggo na ang pakwan. So, mora na dia. So, ayan. Super ganda ng paligid. Very beautiful weather. Yan. Female. Ang male. Female. Na siya. So, atong butangan siya o kanang abog. Kini siya o pollen. I-pollinate na to na siya. Ana, para ang pakwan mo daggo og maayo. So mo na siya kada punuan kinahanglang ilain. Kada punuan 5 ang sanga unya. 5 gihapon ang inyong ipolen para pagpilian ninyo kung asa may nindot nga bunga. Unya magsalin lang og duha para maoy padakuon. So mo ni siya karon nagsugod ko og pollen, mo ni siya ang female na watermelon. Na siya watermelon sa ilalom oh. Na siya watermelon. Unya ang female kay wala man. Ay ang male. Kini ang lalaki na pollen, walay suika, walay pakwan sa ilawom. Ang female is naa. So ang female maoy atong patubuon og atong butangan aning pollen aning female na flower. So maura na siya ang paagi kung unsaon padagkuon ang mga watermelon. Unya dili gyud siya daghanon og bunga kinahanglan sa usa ka puno an duha ra gyud ang bunga. Unya kahuman para makahibalo ta ganus anin yo gi pollen is butangan na to og sign kung pila ka adlaw siya. So first time karon kunyari ikaw usang adlaw butangan na to og sign timaan kung ganus anin mo na gi butangan og pollen kay since ipollen na siya is 45 days lang siya unya i-harvest na. Maunay timaan. Timanan ninyo kung ganusaan ninyo ipollen ang mga flower. Unya,
since naging pollen siya is 45 days. Mudako na siya 45 days unya diha na i-harvest. At ang pinaka-important na gawin natin is sa umaga. Sa umaga natin ito gagawin. Bago pa magsidlak ang adlaw, kailangan nandito na kayo sa farm para mag-pollen. Dahil itong pollen na ito, pag maabutan ng tanghali, is mamatay na. So, ayan, kung makita nyo, yan yung dilaw. Yan yung dilaw na yan. Yan ang importante. Buhay pa yan siya pag umaga hanggang tanghali lang. Pagdating lampas ng alas 12, is mamamatay na siya. Kaya hindi na siya maganda i-pollinate. Ayan, katulad nito, ayan. Ayan yung mga female na watermelon na palalakihin. So, iganyan natin. Ayan, mas maganda talaga, hand by hand natin ipollinate ang ating mga watermelons. Ayan, look at this. Ito yung male flower. At ang female is, ayan, may suika, may pakwan na siya sa ilalim. So, ayan, ganyan lang natin siya. So, every morning, bago magsikat ang adlaw, nandito na kayo. Ayan. O, yeah, dirita sa, napollen na siya after 3 days. So, after 3 days na siya, dirita sa pikas lain. O, mauna na siya, o. Inana na kadagko ang bunga sa tulo lang siya kaadlaw nga gipollen after pollinate. So mauna na siya mga bunga. O mauna siya padagko na to kutob sa mo dagko na siya nya kog dagko na niya tanggalo na ning atop, tanggalo na ni ang tunnel para mainitan pud siya gikan jud siya sunlight na walay atop. So kinahanglan na ani siya atop hanggang mag-pollinate kayo hanggang sa pagdaggo. Tanawa, daggo na o. Og may anak na kadaggoon ang pakwan, ato na ni siyang tanggalo na siya. Kaya sa isang puno is dalawa lang ang kailangan natin. Kaya yung dalawa na yan alisin dahil apat yan sila eh. So intayin natin lumaki sila. Pag malaki na, ayan, bawasan natin ng dalawa at mag-iwan lang ng dalawa. At yung dalawa ay palalakihin natin 10 kilos hanggang 15 kilos ang mga watermelon dito. Mayroon ding mga maliliit, yung hindi talaga maganda nga pagka-pollen, mayroon ding maliit. Pero karamihan ng i-deliver sa market ay good quality talaga. Oh, ayan siya. So, ayan, it's already 9:30 p.m. AM, kaya tapos na ang pag-pollinate ng watermelon. Ayan siya. So, morning ang ating pagtrabaho mag-pollinate. Hindi sa hapon, wala na sa hapon. Patay na ang mga pollen yan. So, kailangan fresh at live ang ating ilagay sa female na watermelon. Yung tanan din na sa tibok kalibutan. Grabe kainit karong adlaw. Grabe, super init. Ito ang pinaka init sa start ng summer dere sa Japan. 40 degrees Celsius. Grabe. Maka lagom yung guys sa panit. O kaya makasunog sa panit. Kinukong kainit na lang yun karong adlaw. Tanawan ninyo ang basak o nauga. Kung makita ninyo, nauga ang iyang tubig sa kainit rong adlawa. Pero mamayang hapon, lagyan pa rin ang tubig yan. Kaya ang tubig sa basak, naraman diri sa kilid. Mauni karon grabe kainit ng trabaho. Sakit kaya sa panit. Labi na ang trabaho. Ani diri o, sa mga pakwan. So, mauni diri ang akong trabaho karon. Nag-pollinate ko sa pakwan kanina sa buntag. Niya pagkaudto ay mag-close na siya. Pero kinahanglan naapag hapon siya sa tunnel mentras init pud kaayo. Inyo lang i-open ang mga tunnel na inana. Unya ang gi-pollinate na mo kanina sa buntag. Mauna siya o. Oh. Mo-close lang iyahang flower. Inana kainit
maong pakwan diri sa Japan, summer lang gyud siya. Kay perte kainit unya ang mga tao, mga Japanese ay mahilig sila sa watermelon pag summer time. Mao na nga bisan og init kay diri, dili kayo pod ka maunsa masunog, maunsa pa diha tungod kay boros kabundukan diri sa ako ang gitrabahoan mo ni karon dire. So in ani ka faets ang farmer. Ganito kahirap ang farmer, nasa ilalim ka ng araw magbilad magtrabaho. Hindi pwedeng hindi trabahoon, kay kung dili nimo trabahoon sa isa ka adlaw is mag kuan naman tong imong trabahoon. Dili siya mahimong pakwan, kinahanglan adlaw-adlaw gina siya, trabahoon na siya, limpyo ang trabaho dire. Dili pwede nga unya na dili pwede. Karong adlaw trabahoon, karon gyud dapat siya umpisahan. So that's it. Moral na yung akong share. Thank you for watching and support. Bye-bye! Mata ni!